Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang anak na siya ang tinutularan. Magandang araw! Muling nagbabalik ang inyong lingkod para sa pagkaing espiritual. Kumusta ka na? Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Huwag kalimutang pusuan at magkomento para malaman kung napanood at napakinggan mo ito. Salamat! Kinwento ni Ben na kahit laging nasa trabaho ang kanyang ama, ay lagi naman itong naroon sa lahat ng mga mahalagang pangyayari sa buhay niya. Nandoon din ang kanyang ama sa mga hindi gaanong malalaking pangyayari sa buhay niya. Tandang-tanda pa ni Ben na nung grade 1 pa siya, ay dumalo ang kanyang ama sa school para mapanood ang sinalihan niyang palabas. Ipinapakita ng kanyang ama na importante sila at mga kapatid niya at mahal sila nito. Natutunan niya rin sa kanyang ama kung paano magmahal ng hindi inuuna ang sarili. Nakita niya ito ng alagaan ang kanyang ina hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Hindi perpekto ang kanyang ama pero parang nakikita niya dito ang ating ama sa langit. At dapat na ang bawat ama na sumasampalataya. Kay Jesus ay ganoon din. May mga pagkakataon na nasasaktan o nabibigo ng mga ama ang kanilang mga anak. Pero ang ating ama sa langit ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Sa tuwing ang isang amang mananampalataya ay nagkakaloob ng mga pangangailangan, nagtuturo, nagtutuwid at pinapanatag ang loob ng kanyang mga anak, parang naipapakita niya sa kanila kung paano mangalaga ang ating perpektong ama sa langit. Ang pamumuhay nating naaayon sa nais ng Diyos, ang pinakamagandang maipapamana natin sa ating mga anak. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga ama na ibinigay mo sa amin dito sa lupa. Dalangin ko po na i-bless mo lahat ng ama ng tahanan. Salamat po sa aming amang nasa langit na mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Amen. Samahan niyo kong muli sa susunod na araw. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ako ang inyong lingkod na nagsasabing. Pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Hanggang sa muli, paalam.